Ngayong umaga, ang ating pag-aaral is about compassion. Compassion. Love in action, mga kapatid. Compassion means love in action. Ito po yung ating pagkakaroon ng habag sa ating kapwa. Subalit hindi ito sapat na magkaroon tayo, kundi ito'y kailangan ating maisagawa, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Dito, mga kapatid, sa ating panahon, sa pagdaan ng mga panahon, mga kapatid, ang ating lipunan ay pinalawak po ang pagpapakahulugan sa salitang pag-ibig. Na may pagkakataon, mga kapatid, na kahit naman hindi talagang tunay o pag-ibig ang pinapakahulugan, mga kapatid, ay tinatawag nila itong pag-ibig. Halimbawa, mga kapatid, lalong-lalo na pagdating sa magkaibang pagkatao sa babae at sa lalaki, mga kapatid, minsan may mga bagay na hindi naman talagang pagmamahal, kundi pagnanasa lang, pero pinapakahulugan nila itong pagmamahal, mga kapatid. So, ang Biblia, mga kapatid, ay nagbibigay po ng definition about the word love. At kung ito po, mga kapatid, ay ating ikukumpara doon sa maraming lumalabas ng pagpapakahulugan sa salitang pag-ibig sa ating lipunan, mga kapatid, makikita po natin na ito po ay malayo sa katotohanan ng kahulugan ng pag-ibig sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. At si Apostol Pablo, mga kapatid, ay nagbigay ng isang napakakumpletong pagkakaunawa sa pagpapakahulugan po ng pag-ibig. Sa kanyang mga sulat sa mga taga-Korinto, mga kapatid, in Corinthians chapter 13, ay ganito po ang ating mababasa. Ng pag-ibig, ito po, mga kapatid, ito po yung mga katangian ng pag-ibig na sinasabi ni Apostol Pablo. Ang pag-ibig po ay mapagpahinuhon. Mapagpahinuhon. Magandang loob. Mayroong magandang loob. Hindi nananaghili. Hindi po nananaghili. Hindi nagmamapuri. Hindi nagmamapuri. Hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot. Hindi inaalumana ang masama. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata. Lahat ay pinaniniwalaan. Lahat ay inaasahan. Lahat ay inibigis. So, kung titingnan po natin ang pagpapakahulugan sa Biblia tungkol po doon sa tunay na pag-ibig, mga kapatid, makikita po natin na ito ay malayo doon sa mahulugan ng pag-ibig sa sanlibutan ito habang lumalago, mga kapatid, ang kaalaman ng tao. Subalit, mga kapatid, lumago ng lumago man ang kaalaman ng tao, marami man silang maibigay ng hulugan sa isang bagay, pero yung pinaka-basic na sinasabi sa Biblia, ito po ay hindi magbabago dumaan man ang maraming panahon. Praise God. At makikita po natin, mga kapatid, na ito ay malayo talaga. Sapagkat the biblical ideal of love, mga kapatid, ito po ay humahamon sa atin upang mamuhay sa daanan kung saan ay lalo po nating ma-demonstrate ng mas malalim pa ang kahulugan ng pag-ibig po, mga kapatid. No? Na kung saan ay
sa atin, lalong-lalo na mga kapatid bilang mga mananampalataya. Sa atin, ang pag-ibig, ito po ay hindi lamang nakasulat sa mga papel. Ito ay hindi lamang basta sinasalita, mga kapatid. Kundi, mga kapatid, ito po ay ating itinatranslate into action bilang mga mananampalataya. Hindi po yung basta sinasabi natin, minamahal, o tayo nagmamahal, kundi higit sa lahat, mga kapatid, na ito po ay ating ipinapakita sa pamamagitan po ng gawa. Mga kapatid, no? Sa pamamagitan po ng ating mga gawa, yung ating mga pagkilos at yung ating po mga ginagawa sa ating minamahal, mga kapatid. At tinatawag po natin ang prosesong ito na compassion is love in action. Kinakailangan ito po ay sa gawa. At kung atin pong sasaliksikin ang kasulatan, mga kapatid, makikita po natin ang kalunos-lunos na kalagayan ng sangkatauhan, mga kapatid. Una, ay sapagkat dahil sa kasalanan. No? Dahil sa kasalanan. Sin is simply a transgression against God's law. Ang kasalanan, mga kapatid, ito ay ito po yung pagsalansang natin sa kautusan po ng ating pong Panginoon. And sin is a governmental principle na kung saan, mga kapatid, ito, ang objective po nito, mga kapatid, ay masira yung atin pong sarili. More particularly, mga kapatid, sa ating katawan, sa ating kaluluwa, at ganun din po, mga kapatid, sa espiritu ng bawat isa po sa atin. Ang kasalanan po, mga kapatid, ay ito po yung sumisira sa atin. No? Kahit sa physical, sa ating spiritual na kalagayan, yung kasalanan po ang sumisira sa atin. Relasyon po sa atin pong Panginoon. Sapagkat ito po, mga kapatid, ay sabi nga natin, ay isa sa nature ng tao, yung pagiging makasalanan. Kaya kumbaga ito yung sa araw-araw nating pamumuhay, ito po yung laging atin pong kinaharap. At sa atin bilang mga mananampalataya ay malaking bagay sapagkat yamang atin pong nalalaman ang mga kautusan ng ating Panginoon at tayo may espiritu ng ating Panginoon na siya nagbibigay sa atin, mga kapatid, ng kapangyarihan upang mapaglabanan po natin ang mga lalang ng kaaway upang tayo po ay magkasala, mga kapatid. So, kumbaga sa atin ay napakalaking bagay na yung pag-iwas at paglaban sa kasalanan ay madali po natin nagagawa. Kisa doon sa wala tayong pong kaalaman sa salita at mga palatuntunan po ng ating Panginoon, na minsan ay may mga bagay tayong ginagawa na akala natin ay hindi pa po ito kasalanan. Pero sa atin bilang mga mananampalataya, malinaw po, mga kapatid. At dito, mga kapatid, mayroong tatlong bagay na kung saan ang kasalanan ay nagpapahayag po, mga kapatid, at dumadaya po sa bawat isa po sa atin. At ito po yung the lust of the flesh, no? Yung pita ng laman, yung the lust of the eyes, yung pita ng mata, at yung kapalaluan sa buhay, no? Dito po sa tatlong bagay na ito, dito po tayo dinadaya ng kaaway at dito po tayo malimit na nahuhulog sa pagkakasala. Yung pita po ng laman, no? At pita ng mata, mga kapatid, at yung kapalaluan sa buhay. Tayo nga, mga kapatid, minsan pag ganito yung nagiging proseso, mga kapatid, na pagka yung ating mata mayroong nakita, magkakaroon na po ng pita ito, mga kapatid. Mga kapatid, ano? Pag may nakita ka, iba na yung naglalaro sa iyong isipan. Pag ito ay ginusto ng ating laman, mga kapatid,
yun, papasok na magkakasala po tayo, mga kapatid. Nagkakaroon na po tayo ng pagmamataas sa ating sarili, mga kapatid. Nagkakaroon tayo ng pride, mga kapatid. At bawat tao mayroong pride, mga kapatid. Lahat po tayo, huwag mong masasagi yan. Pag-iwalang Kristo sa puso, mag-aalboroto na agad dyan. Mayroon po tayong kanya-kanyang pride. Ang maganda nga lang, mga kapatid, na ito po ay ipinapaalam sa atin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At itinuturo din po niya kung paano natin itong mapapaglabanan at po masusupres po sa atin po mga buhay, mga kapatid. Dito, yung unang pagparito po ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid, dito po idinidemonstrate ang ating Panginoon yung kanyang kaisipan, yung proseso, yung kanyang mga disiplina, mga kapatid, sa human dimension, mga kapatid. His life reflected the ideals of God. Ipinakita po ng Panginoon ang kanyang ang isang magandang halimbawa sa tao nung siya po ay nagpahayag sa laman. Yung magagandang mga katangian at mga bagay na dapat taglayin ng isang tao, ito po ay ipinakita po ng ating po Panginoon. Yung kanyang pagmamahal, ipinakita po niya yung halimbawa. Mga kapatid, kita po natin ang ating Panginoon ay punong-puno ng pagmamahal. At makikita po natin, mga kapatid, na noong ang ating panahon, ang Panginoon ay nandito, makikita po natin na bawat tao na lumalapit niya, ultimong kailangan gumawa niya ng milagro, ito po ay kanyang ginagawa, mga kapatid. Makikita po natin, pag may pangangailangan ng tao, una-una yung paggawa niya ng milagro kauna-unahan doon sa kasalan, mga kapatid. Nangailangan ng alak, mga kapatid. Yung may handaan, makikita po natin, gumawa ng milagro ang ating Panginoon. Noong ating Panginoon ay nandito, mga kapatid, pag mayroong may mga karamdaman, anong iba't ibang uri ng karamdaman, kahit yung mga inaalihan, mga kapatid, ito po ay pinapagaling, pinapalaya po ng ating Panginoon. Tingnan po natin, mga kapatid, yung pagmamahal ng ating Panginoon. Kahit nga, mga kapatid, yung patay, no? Binuhay ng Panginoon dahil ito po ay hinihiling ng kanyang mga minamahal. So makikita po natin, mga kapatid, na ang Panginoon ay nagpakita ng isang napakagandang halimbawa na dapat po ay siya rin gawin ng kanyang mga anak, mga kapatid. Makita po natin, nung ating Panginoon ay napako sa cross ng Kalbaryo, ito po ay kanyang plano, umpisa pa lamang, mga kapatid. Ito po ay kanyang plano, na kung saan ay maibalik o maibalik po niya yung magandang relasyon ng Diyos at ng tao. Kaya dito, mga kapatid, ay nagpahayag po ang ating Panginoon, mga kapatid, sa laman. At pinatunayan po niya na kaya ng tao na magtagumpay sa kasalanan. Sapagkat ang ating Panginoon nung namuhay sa sanlibutan ito, hindi po siya nagkasala, mga kapatid. No? Diba? Ang Panginoon na nalangin din, nasaktan, mga kapatid. Kagaya natin, siya po ay nakaranas din ng mga pag-uusig, mga kapatid, sapagkat maging sa kanyang sariling bayan na kung saan ay tagaroon siya, hindi po siya tinatangkili maging yung kanyang mga katuruan. Kaya nga sinasabi na walang propeta daw, mga kapatid, na tinatangkili sa kanyang sariling bayan. Praise God. Kaya nga, mga kapatid, napakabuti ng Diyos na kahit yung mga intil na hindi naman talaga yun ang kanyang bayan, pero mga kapatid, yung kanyang pag-ibig, ibinaling po niya, mga kapatid. Ibinaling po niya. Kaya nga, ang Diyos ay nakapakabuti sapagkat hindi po siya nagtatangi ng tao. Hindi po siya
tatangi po ng tao, mga kapatid. Praise God. At kaya nga, mga kapatid, nung ang ating Panginoon ay nakita po niya ang kasamaan ng tao at yung kanyang layunin ng pagparito, hindi po siya tumigil, mga kapatid. Talagang ang Panginoon ay nagpahayag sa laman, mga kapatid, at kinumpleto po niya yung kanyang mission, mga kapatid, hanggang sa kamatayan sa cross. At ito, mga kapatid, na kung ang ginawa ng ating Panginoon ay ating pananampalatayanan, mga kapatid, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang katwiran ng Diyos ay ilalagay po sa bawat isa po sa atin. Yung katwiran po ng ating Panginoon. Sapagkat, ganang sa ating sarili, mga kapatid, hindi po natin ito basta magagawa. Maliban, mga kapatid, na ang Diyos ay tumulong sa atin. Nailagay po niya sa bawat isa sa atin ang kanyang katwiran. So, paano magagawa ito ng ating Panginoon? Kinakailangan mayroon tayong pananampalataya sa Kanya at doon po sa Kanyang mga ginawa, mga kapatid. Upang ang katwiran ng Diyos ay mailagay po sa bawat isa po sa atin. Sabi nga dito sa Romans chapter 3 verse 22, sa mga tuwid bagay ang katwiran ng Diyos na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga nagsisisipalataya sapagkat walang pagkakaiba, mga kapatid. Kung ilalagay po natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsunod, ang katwiran ng Diyos ay ibibigay sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Praise God. So, panampalatayanan po natin. So, ang isang pananampalataya ay malalaman nating tunay kung ito po ay mayroong pagsunod. No? Nasabihin natin, may pananampalataya tayo sa ating Panginoon, pero hindi naman natin siya sinusunod. Mga kapatid, utaliwas yung ating ginagawa doon sa dinanais ng Diyos na dapat nating gawin, ang ating pananampalataya ay hindi tunay. Sapagkat, ang isang pananampalataya tunay, ito po ay mayroong gawa. Pag ang pananampalataya walang gawa, ito po ay hindi tunay. Sabi nga, ito ay baog. Kapatid, kinakailangan mayroong gawa ang ating pananampalataya, mga kapatid. So, ikalawa, mga kapatid, is the problem of the Christian community. So, sa panahon po ng ating Panginoon, siya ay naparito, mga kapatid. Sinabi po ng ating Panginoon na siya ay naparito hindi sa mga matutuwid, kundi, mga kapatid, ay sa mga makasalanan. In Mark chapter 2 verse 17, ang sabi dito, at nang ito'y marinig ni Jesus ay sinabi niya sa kanila, hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. So, binigyan din ng Panginoon at linaw sa mga tao, mga kapatid, ang dahilan ng kanyang pagpapahayag sa laman. Sapagkat, kung babasahin po natin prior dito sa mga talatang ito, makikita po natin na ito yung panahon ng ating Panginoon ay nag-ministeryo. At siya po ay pumupunta sa iba't ibang lugar. At makikita po natin, mga kapatid, na sa bawat ginagawa ng ating Panginoon, ang mga taong nakapaligid ay laging mayroong sinasabi. No? Kanilang binabantayan ang lahat ng ginagawa ng ating Panginoon. At pag may nakita sila na sa tingin nila ay taliwas doon sa kanilang paniniwala, kini-criticize po nila o ginajudge po nila ang mga ginagawa ng ating Panginoon. Sapagkat, ito yung panahon, mga kapatid, na kung saan yung mga parisiyo ay namumuhay, mga kapatid. No? Sila po yung ginagawa po nila na maskara yung relihiyon, mga kapatid, upang yung kanilang pagkukunwari ay matakpan. Kaya nga, nandyan yung mga parisiyo. Sila po yung mga tao, mga kapatid, na nagkukunwari na mga religyoso at mga
matutuwid mga kapatid, pero sa katotohanan ito ay hindi naman. Sila yung mga taong gusto nila sila ay iginagalang, kinikilala, at pag may mga pagtitipon, sila po yung gusto nilang sila ang nandoon upang pakinggan. Pero itong mga taong ito mga kapatid ay kung titingnan po natin yung kanilang judgment, ito po ay hindi tama. At ang kanilang pagbibigay mga kapatid ng kanilang paghuhusga sa mga bagay, ito po ay masyadong kanilang inihayon doon sa kung ano yung sinasabi ng batas, lalo na doon sa batas ng Moses mga kapatid. Kaya ang ating Panginoon ay nagmi-ministeryo, maraming ginagawa ang Panginoon na kanilang kinikristyon mga kapatid. Yung mga ginagawa po ng atin po Panginoon mga kapatid. Maging si John the Baptist mga kapatid, tinatawag nila, sinasabi nila na si John the Baptist daw po mga kapatid ay mayroong demonyo mga kapatid. At maging ang ating Panginoong Jesucristo ay sinasabi nila na ang Panginoon ay nakikipag-associate doon sa mga makasalanan. At totoo naman ang Panginoon mga kapatid ginagawa niyo. Dito sa Matthew chapter 11 verse 18 to 19 atin nga pong basahin para mas maunawaan po natin. Matthew chapter 11 verse 18 to 19 ang sabi dito, sapagkat na parito si Juan na hindi kumakain o inuman at sinasabi nila siya ay mayroong demonyo. 19, na parito ang anak ng tao na kumakain at umiinom at sinasabi nila narito ang isang matakaw na tao at isang manginginom ng alak, isang kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan, at ang karunungan ay niaaring ganap ng kanyang mga lord. So, ano sabi mga kapatid? Ang ating Panginoon ay pinaparatangan nilang manginginom, no? Ng alak, isang kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Praise God. So, masyadong judgmental po sila. So, bakit kung titingnan po natin mga kapatid na si John the Baptist, siya po yung forerunner po ng ating Panginoon. Siya po yung tinatawag na isang sumisigaw sa ilang na sinasabing linisin ninyo ang daan ng ating pong Panginoon. Praise God. Pero ang bawat ginagawa ni John the Baptist, mga kapatid, ay kanila pong tinutuligsa din, mga kapatid. Samantalang makikita po natin na siya po ay namuhay, at makikita po natin, mga kapatid, na siya po ay mayroong katapangan upang ipahayag po, mga kapatid, ang nais ng Diyos na kanyang ipahayag. Bagamat wala pa ang ating Panginoon, ito po ay kanyang isinisigaw na, magsisi kayo, linisin ninyo ang darating na ating Panginoon. Kasi sa mayroong mga kapatid, sa pananampalataya, ginawa nila yun. Sapagkat ikaw ganaman, kasabihin mo, hindi pa naman nadating, di ba? Ay paano kung hindi? Mga kapatid. Pero sa pananampalataya, mga kapatid, ginawa po nyo yun ng mayroong tapang. Alam nyo mga kapatid, nung panahon na yon, nakakatakot yung ikaw ay gumawa para sa Panginoon. Makikita po natin yung kung anong mga nangyari doon sa mga mananampalataya ng unang panahon mga kapatid. Sila'y binabato, sila'y binamatay, hinahampas mga kapatid, ibinibilanggo. So ikaw nag-iisa, magsisigaw ka diyan, nasasabihin ko mga kapatid, kung wala kang tapang na nagmumula sa ating Panginoon. So, si John the Baptist, siya po ay naging matapang at sinunod po niya kung ano yung nais ng Diyos sa kanyang buhay, mga kapatid. So, ganun din po, dapat po tayo, mga kapatid. Praise God. Na maging matapang po tayo at makikita po natin na naging matagumpay po siya, mga kapatid. Praise God. Dito, mga kapatid, ay atin pong pag-aaralan yung mga katangian na dapat taglayin ng isang mananampalataya mga kapatid. At ito po'y matatagpuan po natin sa
Romans chapter 12 verse 9 to 13. At atin pong iisa-isahin mga kapatid. Praise God. Ang sabi dito, ang pag-ibig ay walang pagpapaimbabaw. Praise God. So, dapat po mga kapatid tayo bilang mga mananampalataya, yung pag-express po natin ng pagmamahal sa ating kapwa, ito po ay dapat na maging totoo at hindi po yung may pagpapaimbabaw na ginagawa lang po natin ito pero hindi naman talaga bukal sa ating kalooban o ginagawa natin yung isang bagay dahil mayroong mga nakakakita, mga kapatid. Pagpapaimbabaw, mga kapatid. Ang pag-ibig ay hindi dapat ganun. Di nakakakita o wala. Yamang ang isang bagay ay gagawin mo na rin. Gawin mo na totoo. Para hindi po masayang, mga kapatid. Kasi kung mag-i-express ka ng pagmamahal, hindi rin lang totoo, sayang. Huwag na lang, mga kapatid. So, huwag po dapat maging paimbabaw ang ating pong pagpapahayag po ng ating pagmamahal po sa ating pong kapwa, mga kapatid. Praise God. Ikalawa, mga kapatid, sa pag-ibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo sa kapurihan at sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba, mga kapatid. No? Magmahalan po tayo at sa kapurihan ay ipagpauna ang isa't isa. No? Huwag yung tayo po ay kumbaga ay nakikipag-agawan pa o nakikipag-unahan. Kundi basta tayo gumawa, mga kapatid, may makapansin o wala, mga kapatid, huwag po tayo makipag-agawan sa kapurihan sa isa't isa, kundi ipagpauna yung isa. So, ibig sabihin, maging mapagpalamang po tayo, mga kapatid. Hindi naman dapat siya ang magkaroon ng kapurihan. Gusto niya agawin doon sa isa. Parang, kagaya mga kapatid, nung panahong kailan, no? Sa eskwelahan, pag mga bata, minsan pagkawala yung teacher, di ba, may mga na-assign ng mga cleaners tuwing araw, Lunes, Martes, hanggang Biyernes. Minsan, mga kapatid, pag wala ang teacher, yung iba, laro-laro, may gawa ng gawa. Pero pag nandiyan ang teacher, aagawin yung malis doon sa isa at kumari siya yung pagod na pagod at dising-dising, mga kapatid. No, para makuha po niya yung credit. So, hindi dapat yon sa atin bilang mga mananampalataya, no? Huwag po dapat maging ganun, mga kapatid. Sunod, mga kapatid, huwag mga tamad sa pagsusumikap. Okay. So, bilang mga mananampalataya, huwag po tayong maging tamad sa pagsusumikap. Ano ibig sabihin na tayo bilang mga mananampalataya, dapat po tayo ay gumagawa. No? Hindi yung dapat, mga kapatid, lumalago tayo. Gumagawa tayo. No? Sa pagdaan ng panahon, parang dumadaan ng panahon, sa ating buhay bilang mananampalataya, dapat lumalago din tayo, mga kapatid. Huwag tayong maging, sabi doon, huwag tayong maging tamad, mga kapatid. No? Na isang pung taon na tayo sa Panginoon, 15 taon na tayo, ganun pa rin tayo ng ganun. Dapat tayo po ay lumalago. Hindi lamang tumatanda, kundi lumalago din, mga kapatid, sa kalaman, nagmamature po tayo. Hindi lamang sa kalaman ng sanlibutan ito, kundi sa kalaman sa spiritual na mga bagay. Na tayo, mga kapatid, ay dapat, kumbaga sa mga bata, pag medyo malaki ka na, naasahan ka na dapat na magsaing. Dapat matuto ka na magsaing. Dapat marunong ka na magwalis ng bahay. Hindi yung ikaw yung matanda, wala kang ginagawa, utos ka lang, utos doon sa mga bata na hindi pa naman marunong. So habang tumatagal tayo, dapat po tayong lumalago at nagiging masipag. Hindi sapat na alam natin yung mga bagay, pero hindi naman natin ginagawa. Mga halimbawa,
sa isang tahanan, malaki ka na. Marunong ka na magsahing, marunong ka na maglaba, marunong ka na magwalis, marunong ka na magpastol ng hayop. Hindi ka naman nagawa. E didig ka pa ng mga batang maliliit na silang gumagawa, mga kapatid. So tayo bilang mga mananampalataya, dapat po tayo maging masipag po, lalo na sa gawain ng ating Panginoon. Kaya nga isang napakaganda yung mga bagay, mga kapatid, yung nagkaroon po tayo ng Sony, mga kapatid, sapagkat sa ganitong kaparaanan, tayo bilang mga mananampalataya, doon na tayo mag-train. Kaya nga mga kapatid, pagkat halimbawa tayo po ay ini-assign, itanggapin po natin na may pagpapasalamat sa ating Panginoon. Sapagkat ito po ay kaparaanan ng Diyos, oportunidad na ibinibigay sa atin upang kung saan mga kapatid, yung potensyal kung anong mayroon tayo, ito po ay ma-develop at magamit po ng ating Panginoon. Huwag yung si brother na lang ang siya laging siya yung exhort ng exhort, siya na lang yung sub-leader ng sub-leader o sub-leader, mga kapatid. Kinakailangan lahat tayo ay matuto, mga kapatid, at magamit ng ating Panginoon. Kasi napaka lawak ng Batangas at napakadami ng tao. Kung pwedeng lahat tayo ay gamitin ng Panginoon sa mga ministeryo na nais ibigay sa atin ng Diyos. Kung ihilan yung ginagamit at nagpapagamit, paano natin maa-accommodate? Paano ibibigay sa atin ng Diyos yung napakaraming kaluluwa kung alam ng Panginoon na walang mga magagamit siya upang ma-accommodate yun? So dapat po tayo po ay lalago sa ating pananampalataya, mga kapatid. Nakakatuwang isang bagay, isang araw makikita natin yung ating sarili na nandun na tayo sa gitna, tayo na yung papaawit. Narating panahon na isang araw, nandun na tayong siyang nasa gitna, naka-assign na siya palang mag-i-exhort. Di ba, mga kapatid? Nakakatuwa yun, mga kapatid. Yung mga ginagamit ngayon ng ating Panginoon, dumaan sa ganung kalagayan, mga kapatid. Nasa bahay, pag binigyan ng assignment, ay nag-aaral, at sa bahay, ay kinakausap ang sarili. Nagpa-practice, mga kapatid, sa harap ng pintuan, sa harap ng salamin, mga kapatid, no? Nakahit yung iyong salita, ipasawit-sawit ka kasi ibang propinsya yung iyong nilakyan, ay yung salita ay daladala sa dulo ng dila mo. Kaya minsan kahit yung pronunciation ng mga salita, lalo napapunta na sa English, mga kapatid, ay yung I ay nagiging E. Pero ang importante, mga kapatid, ay halagang ikaw ay nagpapagamit sa ating Panginoon. No? Dito, mga kapatid, pagdating sa ganito, hindi na, minsan ay hindi na tinitingnan dito ay kung ano yung natapos mong pinag-aralan. Sapagkat lahat naman tayo ay basta marunong kang magbasa, at alam ko po naman na lahat tayo binigyan ng Diyos ng unawa, mga kapatid. At higit sa lahat ay yung Espiritu ng Diyos ay ibinigay sa atin, mga kapatid. Ang isang bagay baguhi at ang sa atin, alam ng Diyos na kaya po natin. No? At kung tayo ini-assign, ginamit lang yung tao para, kasi alam mo yung Panginoon ay bumaba at tapikin ka. Siyempre, mga kapatid, gagamit ang Diyos ng tao upang gamitin ka rin, mga kapatid. So, tayo po, dapat po magsumikap na huwag maging tamay. Sunod, mga kapatid, mapaglingkod sa Panginoon. Ay, hindi. Maningas sa Espiritu. No? Maningas sa Espiritu. Dapat, mga kapatid, yamang may Espiritu tayo ng ating Panginoon, ay masigasig po tayo. Masigasig po tayo, mga kapatid. Hindi yung tayo ay tamlayin, mga kapatid, sa ating pananampalataya. Kailangan masigasig po tayo. Sa bawat ating ginagawa, gawin po natin ng buong puso, buong lakas, ibigay natin, mga kapatid, yung lahat.
Kasi yung pagkakataon, hindi laging nandyan. So pag binigyan ka ng pagkakataon, bibigay mo na ng puto, mga kapatid. No. Gawin mo ng buong puso na ginagawa mo ito para sa Panginoon at hindi po sa tao. Mga kapatid. No? Para sa Panginoon. Sino ang ating Panginoon? No? Siya yung magbigay sa atin ng buhay at kalakasan, kaalaman, mga kapatid. So, ibigay po natin din sa ating pong Panginoon, sa ating paglilingkod. Mapaglingkod sa Panginoon. No? Mapaglingkod po tayo sa ating Panginoon. Maging instrumento tayo ng Diyos para po sa iba, mga kapatid. Praise God. Magagalak sa pag-asa. So, dapat po, mayroon po tayong pag-asa palagi. At ang ating pag-asa ay hindi lamang naka-confine dito sa mga bagay sa sanlibutan. Dapat ito po ay aabot biyan. Kasi kung ang pag-asa natin ay dito lang sa sanlibutan ito, ang sabi nga ng Biblia, tayo na po yung kawawa. Kasi hanggang dito lang yung ating pag-asa. Dapat ito po ay lumalampas pa doon sa mga bagay ng sanlibutan. Ang pag-asa natin higit sa lahat ay yung sa Panginoon, mga kapatid. No? Kaya nga, mga kapatid, ito ang dakilang pag-asa na dapat po natin taglayin, yung pag-asa natin sa ating Panginoon. No? Kasi lahat ng effort natin sa sanlibutan ito, walang kabuluhan ito kung pagdating sa huli, wala tayo sa piling ng ating Panginoon. Mga kapatid, no? Oo nga, nasa iyo ang lahat ng bagay sa sanlibutan ito. Pero pagdating sa ating Panginoon, wala ka. Mga kapatid, mas gustuhin natin yung pag-asa sa ating pong Panginoon, mga kapatid. No? Yung spiritual ng mga bagay, yun ang pakanasain po natin. Hindi lamang yung mga material na bagay, mga kapatid. At tayo ay magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod. Kung tayo man sa panahong ito, sa sanlibutan ito, ay medyo kapos-kapos at medyo kulang-kulang. Hayaan lang natin, mga kapatid, basta tayo kumapit sa ating Panginoon, na pagdating natin doon, tayo ay nasa piling ng ating Panginoon. May mahirap yung sagana ka dito, pagdating naman doon, wala ka sa piling ng Diyos. So, dapat yung pag-asa po natin ay nasa ating pong Panginoon. No? Pag-asa po natin ay nasa ating Panginoon, lahat ng bagay ay magagawa po natin. Magmatiisin sa kapaghatian. No? Magmatiisin sa kapaghatian. So, sa bagay na ito, mga kapatid, ay ipinapahiwatig na ang buhay ng isang mananampalataya ay may mga pagtitiis. May mga pagtitiis na daranasin tayo bilang mga mananampalataya. Sapagkat tayo, mga kapatid, ay hindi naman tayo exempted doon sa mga nararanasan na isang hindi mananampalataya, yamang tayo nandito pa sa sanlibutan. Kaya nga, ang sabi, maging mapagtiis tayo doon sa mga kapighatian. So, ibig sabihin, may mga kapighatian tayo talaga mararanasan. Pero bitag-ubilin ang salita ng Panginoon na kayo'y maging matiisin. Ibig sabihin, sige lang. Sige lang. Kahit may mga kapighatian ay tiis lang. Basta yung pananampalataya natin ay nandun sa ating Panginoon. Sapagkat alam natin na yung mga kapighatian na yan, yan ang may pansamantala lamang. Hindi naman habang panahon ni puro kapighatian ng mga kapatid. Hindi itutuloy yun ng Diyos, mga kapatid. Kaya tayo po ay maging matiisin. Sunod, mga kapatid, matayagain sa panalangin. Kailangan maging matiyaga po tayo. Mayroon po tayong pananalangin. Sapagkat sa pananalangin, dito po tayo nakikipag communicate sa ating Panginoon, na-express po natin yung ating pasasalamat, na-express din po natin dito yung ating mga petisyon, yung mga kahilingan sa ating pong Panginoon. Sunod, mga kapatid, mapagdamay sa mga
kailangan ng mga banal. So, dapat maging mapagdamay din po tayo sa ating kapwa. Hallelujah. No? Hindi yung pagkakita tayo ng isang tao o isang kasamahan na nangangailangan, mga kapatid, ay natutuwa pa tayo. Wag. Dapat po, mga kapatid, mapagdamay po tayo. Kung mayroon, mayroon. Pag wala, pray po natin. No, mga kapatid. Pero ipanalangin natin na nakakatuwa naman na tayo laging mayroon. Mga kapatid, na pag-alis ng tao ay alam natin na may taglay na hindi. Pero pag wala, mga kapatid, alam nyo, pagtalikod po doon sa tao talagang may kirot din tayo sa puso kasi tayo wala, hindi natin napagbigyan. No? Pero hindi itutulog din natin. Maging mapagpatuloy. Praise God. So tayo bilang mga mananampalataya, maging mapagpatuloy po tayo. No? Maging mapagpatuloy. Sabi nga ng Biblia, ang magtiis hanggang wakas ay ano mga kapatid? Maliligtas. Sino yung mga maliligtas? Yung magtitiis hanggang wakas. So maging mapagpatuloy po tayo mga kapatid. Kasi 30 taon ka nang naglingkod sa ating Panginoon, doon sa 30 taon na ibinigay sa buhay sa iyo ng Panginoon, tumalikod ka, wala ka, mga kapatid. Kasi ang sukatan dito, hindi yung kung ilan taon tayo naglingkod, kundi hanggang sa wakas. Kung hanggang namatay ka, nagpatuloy ka sa Panginoon ka. Pero kung sa pagkabata mo, pagkasilang mo, mananampalataya ka, yung malapit ka nang mawala, tumalikod ka, wala ka. Kaya nga sinasabi ng Biblia, ang magpatuloy hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Kaya sabi ng Biblia, maging mapagpatuloy po tayo. Praise God.